para habulin ka ng ka-LDR mo. So, check it out! A few moments so, later. So, ayun, number one tip. Tip talaga. Isang tips para habulin, gusto mong habulin ka ng ka-LDR mo or ng ka-LDR mong afam, bale, again, mga peeps, ha, this is again based lang siya sa aking mga opinion or sa aking experience. And kapag kayo is meron din kayong gustong i-share kung ayong mga tips na yung habol-habulin kayo ng ka-LDR mo, feel free to comment down below. So let's start! Number one is challenge him. Ano ibig sabihin natin challenge him, ha? Diba sa mga dating vlog ko, sinasabi sa inyo na dapat hindi ka agad-agad na maging available sa kanya. Meaning, kapag nag-message sa'yo si Afam, bigyan mo muna ng at least a minute or an hour bago ka mag-reply sa kanya. Kasi yung parang, yung kapag diba, nag-message na si Afam sa'yo, and then ikaw, one second na gulang, reply agad. Ang rumpok. So, sometimes, mga peeps, ha, kailangan nyo din i-challenge yung mga ka-LDR nyo. So, let's proceed. So, number two. Number two is tease him. Anong ibig sabihin ng tease him? Yung may halong pang-aakit siya. Hindi naman yung pang-aakit, mga peeps, ha, na ano siya, yung parang gusto mong makipag ganyan-ganyan. Basta through words lang minsan, pero hindi naman yung kailangan mong magdamit na as in yung cleavage mo is kita. Na hindi naman ganyan, mga peeps, ha. So let's proceed na sa number 3. Sa number 3, kapag gusto mo talagang habulin ka ng ka-LDR mo, mapapinoy mo yan, mapa-afam or kahit ano, basta iparamdam mo sa kanya na na-appreciate mo siya. Yung sa pagpaparamdam mo sa kanya na na-appreciate mo siya, ito yun, ha, yung sa pagbibigay mo ng oras sa kanya. Hindi naman kailangan na mag-usap kayo at na ano ba? Hindi naman kailangan na umabot kayo ng 5 oras sa pag-uusap niyong dalawa. At least, ma-appreciate ni Afam kapag nag-online ka or kapag hindi ka nakapag-online, paalam mo sa kanya, ganito, 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 kaya hindi ka makakapag-online or pagawa mo sa kanya ng mga simpleng bagay na, ayun, ma-feel ni Afam na na-appreciate mo siya. So, let's proceed. That's number 4. Number 4 is be independent. Sinabi ko na dati sa mga previous na vlog ko. I don't know kung nare-recall niyo pa yun, mga peeps. Basta kung masugid na taga-subaybay, kung masugid na taga-subaybay ka sa aking channel or nanonood ka sa aking mga video, sinasabi ko na to dati na you should be independent kasi yung pagiging independent, mga peeps, ha, yung hindi ka nagre-rely ng happiness mo. Happiness mo sa ka-LDR mo. Yung masaya ka pa din kahit magkalayo kayong dalawa, hindi naman as in masaya na as in over na magkalayo kayong dalawa. Yung magiging happy ka pa din kapag, for example, hindi siya nag-chat sa'yo, hindi siya nag-video call sa'yo. Yung nga, sinasabi ko, diba, na hindi mo dapat i-rely yung happiness mo sa ka-LDR mo kasi may sarili ka din namang buhay. So, let's proceed na sa number 5. Sa number 5, mga peeps, I don't know kung gusto nyong gawin to. Number 5 is sometimes kailangan mo din maging seductive. Gusto mo talagang habulin ka, gusto mo talagang manabik si Afam sa'yo na i-meet ka. Kailangan mo din maging seductive minsan. Seductive na basta, alam mo yun. Pero hindi mo kailangan maghubad, ha. Hindi mo kailangan maghubad, mga peeps, ha, sa harap ng camera. Pwede mo kang maging seductive through words, pwede kang maging seductive sa mga through mga hindi naman sa suot na as in basta seductive. Kasi alam niyo na 'yun. Let's proceed na sa number 6. Sa number 6 is huwag mong i-message kung hindi naman siya nagre-reply sa iyo. Ito yung kasi kadalasan ng ibang babae, ha. Kapag hindi lang nag-reply ang Afam ng one day or a minute or an hour, hindi lang nag-reply yung Afam, hindi lang nag-reply yung ka-LDR mo, is kung ano-ano na yung pumapasok sa utak mo, yan yung pagiging negative, ha. Kapag nasa LDR ka, kung alam mo naman na serious yung ka-LDR mo,
kung alam mo naman na yung ka-LDR mo is meron ng plano sa mga future niyong dalawa, wala, and yung bahay, wala. Hindi ka na dapat mag-isip pa ng mga negative na bagay tungkol sa kanya. Kung yung pinanghahawakan, kung ang pinanghahawakan yung dalawa is yung pangarap nyo dalawa na gusto yung abutin. Kumbaga, relationship goal chart. So, yun mga peeps ha, huwag mong i-message. Kung alam mo naman na isi-sin zone ka lang, syempre yung nag-effort kang i-message siya, tapos sa haba, sa hinaba-haba ng message mo sa kanya, ang ending, sin zone. It really hurts ang magmahal lang ganito kung sino pang So, doon na tayo sa number 7. Number 7 is iparamdam mong hindi ka apektado or hindi ka affected. Ito yung, di ba, hindi na siya nagre-reply sa'yo. Siyempre, kahit affected ka pa, need mong iparamdam sa kanya na wala lang. Kumbaga, magpanggap ka, tsaka magpanggap talaga. Magpanggap ka na hindi ka apektado. Sige, lumabas ka kasama yung mga kaibigan mo. Kung hindi naman yung kasama mo ibang lalaki, ha? Yung basta magpakasaya ka, and then mag-picture, then post mo sa Facebook mo. Kasi yung mga yan, nag-i-stop din yan sa mga social media mo. So, meaning, kapag nakita niya na masaya ka, kahit hindi siya nagme-message sa kanya, naku, siya pa yung siya pa yung apektado niyan. So, doon na tayo sa number 8. Sa number 8, mga peeps, is paminsan-minsan, huwag ka ding magparamdam. Ito yung, ito yung sinasabi ko dati sa mga viewer ko na nagme-message sa akin sa Messenger or sa Instagram na paminsan-minsan, hindi naman kailangan na araw-araw kailangan mong magparamdam kay AFAM, kailangan magparamdam sa ka-LDR mo. Hindi naman kinakailangan yung sinabi ko dati, ha, na over-communication is hindi din siya maganda kasi darating sa point na pwede kayong magkasawa ang dalawa. So, depende pa din yan sa inyo, mga ka-peeps, ha. Yung mga sinishare ko sa inyo is based lang siya sa mga na-experience ko dati kasi may mga na-experience na ako na over-over yung communication namin. And ang ending, hindi din naman kami nagkatuluyan. So, dun na tayo sa number 9. Last na tayo, mga peeps, ha. Ito yung pinaka-importante. Ito yung pinaka-favorite ko sa lahat ng mga tips na kung paano yung paraan para habulin ka ng ka-LDR mo. Para sa akin, ito yung favorite ko na gawing maikli pero sweet yung conversation yung dalawa. So, ito yung quality over quantity. Anong ibig sabihin nun, mga peeps, ha? Quality ng pag-uusap nyo. For example, nag-usap kayo ng 30 minutes lang. Sa loob ng 30 minutes na yon yung meaningful yung pag-uusap ng dalawa. Versus nag-usap kayo ng 3 hours or 5 hours, pero nagtitigan lang naman kayong dalawa. Kasi na, wala na kayong mapag-usapan. Halos, as in, silent video call lang yung nangyayari sa inyong dalawa, mga peeps. Naranasan ko na din to dati, mga peeps, ha? Kaya, mas mabuti na gawin yung maikli yung conversation nyo, pero sweet siya. Yung, kumbaga, may laman. May laman talaga. May palaman. So, yung ma-advise ko sa inyo, maganda yung... Pero depende pa rin kasi yan sa inyo, mga peeps, ha. Bale, nag-share lang ako ng opinion ko dito sa gawin mong sweet pero maikli yung conversation ng dalawa. Depende pa rin yan sa inyong dalawa. Kasi merong mga AFAM na ano sila na amount of few words na gusto nila na maikli lang yung pag-uusap yung dalawa pero meaningful yung hindi ka makakatulog kakaisip after yung mag-usap. Kaysa naman mag-usap yung 10 hours, hello. Wala naman kayong ibang ginawa. Mas mabuting itulog mo kasi naman magpuyat ka. E nagtitigan lang naman kayong dalawa. So, yan ang yung vlog natin for today. I hope you give a thumbs up to this video. And don't forget to subscribe to my channel. Again, this is Kate and I am now signing off.